Magandang umaga sa inyo mga ka-GM. Ito may isa tayong gagawin na naman. Papalitan natin ng cabin air filter. Isa itong Toyota Fortuner. Yan po at atin pong gagawin. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ito palitan ng cabin air filter mga ka-GM sa kanyang aircon. Ito po yung ating pampalit sa ating cabin air filter. Ayan po. Dito lang po nakalagay yung kanyang cabin air filter mga ka-GM, yung kanyang easy filter dito sa kanyang glow box sa harapan. Yan, pipindutin lang po natin to, bubuksan po natin. Isa itong Toyota Fortuner. Yan po at dito sa gilid ay meron siyang lock. Bali pipihitin lang tong kanyang lock. Yan, ito yung kanyang lock. Pinihit lang po natin. Saka sa kabila. Yan po, kabilaan po yung kanyang lock. Yan. At ito po sa kanyang ano rito, yung kanyang pinaka holder. Yan, bali tatanggalin lang po natin dito sa gilid para maibaba natin itong kanyang glow box at matanggal po natin. Yan. Tapos natanggal na po natin. Yan, ibaba na po natin. Ito po yung kanyang blower motor. Yan po yung kanyang blower ito. Mga ka-GM, ito po yung kanyang takip. Pagkatatanggalin po natin, mayroon po siyang sign na side up. Yan po, bali pipisilin lang po dito. At dito po sa kabilang dulo ay nakakawit po siya dyan. Yan na po yung kanyang filter sa ating easy filter. Yan, kung mapapansin nyo po, napakadumi na po, malikabok. Kaya kailangan po siyang mapalitan para malinis po yung ilalabas niya na hangin at fresh. Yan po mga ka-GM. At patuloy nyo lang pong subaybayan at panoorin itong aking mga vlogs. At paki-subscribe at paki-pindot na rin po yung subscribe button at notification bell. Paki-like and share na rin po yung aking mga videos mga ka-GM. At para marami po tayong matutulungan sa ibang manunood. Yan po, maraming salamat po. Tatanggalin natin itong bago sa ano, plastic at ilalagay po natin. Ito po siya mga ka-GM na, ito po yung ating bago, yan. Kung makikita po nyo, bagong-bago po yan. At yan po, at mayroon po siyang aron na side up. Yan po yung itaas niya. Yan po yung kanyang blower motor. Yan yung kanyang pan na sa loob. Kaya kailangan po maproteksyonan din yung kanyang pan para hindi po pasukin ng alikabok yung ating evaporator at yung kanyang pan ay hindi po pasukin ng alikabok. Yan po mga ka-GM, no? Bali nakalagay na siya at ilalagay na po natin yung takip. Ito po yung kanyang takip ay may side up din po siya para hindi po magkabaliktad. Yan, bali papasok lang doon sa kabilang gilid. Tapos pipisilin lang po dito sa gilid. Madali lang po siyang palitan mga ka-GM. Pagtanggal natin ng kanyang glow box. Ito yung kanyang glow box. Yan. At ikakabit na po natin. At wag pong kalimutan na pag-subscribe yung aking YouTube channel mga ka-GM at patuloy nyo lang pong panoorin yung aking mga videos at maraming salamat po. Paki-like and share na rin. Yan at ilalagay lang. Kung paano po yung pagtanggal natin, ganun din pong pagbalik. Ito po yung kanyang pinaka-holder sa gilid. Ilalagay lang po natin na ganyan. Ito yung kanyang lock. Yan po, okay na po siya mga ka-GM. Tapos na nating napalitan ng kanyang easy filter or cabin air filter. Yan po, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.